Megan Aguilar may bagong pasabog at galit na galit kay Sir Rafi Torpo. Mapagpalang araw sa ating lahat guys, narito ang latest update dito nga kay Megan Aguilar. Nakaraang araw nga ay dumulog nga itong si Megan Aguilar kay Sir Rafi Torpo para humingi ng tulong. At agad naman na napagbigyan ni Sir Rafi Torpo ang hiling ni Megan Aguilar ng financial at pangkabuhayan, pero sa isang kondisyon, dapat na magpa-DNA muna ito si Megan Aguilar para masigurado na hindi na siya gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Ayon pa dito kay Megan Aguilar na matagal na panahon na hindi siya nakapagamit ng pinagbabawal na gamot. Pero yun nga ang pagkakamali niya kasi nga huling-huli at nakita mismo sa pag-examine sa kanya na gumamit pa siya ng pinagbabawal na gamot bago siya dumulog o pumunta sa tanggapan ni Sir Rafi Torpo. Kaya naman napakalaking dismayado ang nangyari o naramdaman ni Megan Aguilar sa naging desisyon ni Sir Rafi Torpo. Kasi ang pinangakong tulong financial at pangkabuhayan para kay Megan ay hindi na matutupad o maibibigay ni Sir Rafi Torpo, kundi imang pwede niyang ibigay ay yung pagpaparehab nitong si Megan Aguilar. Nang dahil nga dito ay nagalit niya itong si Megan at kung ano-ano ang kanyang mga sinasabi laban dito kay Sir Rafi Torpo. Kaya ito guys, panoorin natin at kayo na ang humusga. What they say? When one door closes, 100 opens. Not for everybody. Just for people na are wrongly accused. Blame for something that they don't do. What you see, what this is depression. What you see is bipolarism. What you see is an exhausted, sick person. Not an addict. I'm not an addict. But, galing niyo, you all made me one. But, just when you thought na all kayo, na marami kayo, lahat na kayo ng buong mundo, oh, I'm sorry to say, you are like, sorely mistaken. Mali. Because my support from netizens that use their brain and not their mouth, that don't follow a leader that's misleading everyone, yan po ang suporta at pagmamahal at pagkalinga at pag-unaw ang nare-receive ko ngayon from them. Again, strangers, people that I don't know. And why do I say it's 100 doors? Because we are now living in our very own one-bedroom apartment, see? With all the new things right there, they're all new. I'm shaking, it's because of my thyroid, so F you if you think it's drugs. At least some people did not think it's drugs. And the people na naisip na hindi to drugs, binuhos ang hindi kayang ibigay ni Tulfo. Anyway, sa'yo na pera mo, I don't need your help. I don't need rehab. If anything, I need counseling. That's what I need. If anything, I need a listening ear, a shoulder to cry on. That's what I need. I don't need rehab na tuturukan ako ng kung ano-anong anti-psychos, antidepressants. It's not for me, okay? It's not for me. And I don't care. Kung ayaw maniwala, you wanna continue bashing me, go ahead! Go ahead! Kasi ang balik sa akin, blessings. Ang balik sa akin, simpatiya at pagmamahal ng mga taong may utak. Hindi tulad nyo. So anyway, thank you to all the love and support that I received from, wow, the best citizens I've ever encountered in my life. Thank you na hati, right? Hati, hindi kayo lahat sang-ayon dun sa taong manggagamit.
manggagamit para sa content lang at wala na, di ba? I'm glad that it's different. So to all you bitches and bashers and haters out there, watch me fly. I'm gonna show you. I'm gonna show you. Na mali kayo. And to all those na ay, my gosh, ay tumigil. I just have one thing to say to you. Bella, you didn't win. You lost. And I'm goodbye. So ayun na guys, napanood natin ang banat ni Megan Aguilar dito kay Sir Rafi Tolpo at ganun din sa kanyang dating asawa. Nakaraan nga rin ay binanatan din ni Megan Aguilar ang kanyang madrasta na asawa ni Freddy Aguilar, kung saan nga ay sinupalpal din siya at sinagot ni Asadela Aguilar na kanyang stepmother na asawa ni Kap Freddy. Kasi nga naman ay pinagbintangan niya itong si Asadela na tinatago daw nila yung pagkain sa loob ng kwarto nila, at pinulot lang daw ni Kap Freddy itong kanyang asawa sa bundok. Kaya naman samot-saring mga reaction ng mga netizen ang kanyang natanggap. At syempre naman, malaking pasasalamat ng kanyang madrasta, kasi nga kinakampihan ng kanyang daddy Freddy Aguilar ang kanyang asawa at hindi niya tinotolerate ang ugaling meron itong si Megan Aguilar. Matatanda natin na kahit noon pa man, bago pa lang si Ka Freddy at ang kanyang asawa ngayong si Ada Sedela, ay marami na talagang issue itong si Megan Aguilar. Kisyo nga ayaw niya dito sa bagong asawa ng kanyang tatay. Pero yun nga ay wala siyang magagawa, kasi nga mas pinili ni Ka Freddy na makasama ang kanyang minamahal na asawang si Asadela Aguilar, kung saan nga ay hindi hamak yung panlalait pag alispusta na naginawa ni Megan sa kanyang asawa. Pero ganun pa man, nagiging strong ang relationship nilang mag-asawa at napatunayan nila sa madlang pipo na hindi pira ang habol dito ni Asadela Aguilar kay Freddy Aguilar, kundi yung tunay na pagmamahal bilang mag-asawa. Kaya hanggang sa ngayon ay hindi pa rin matanggap-tanggap ni Megan Aguilar na pinagpalit siya ng kanyang ama dito sa babae na nakuha niya lang daw sa bundok. Pero makikita natin na sobrang sweet ng mag-asawa at alagang-alaga ni Asadela itong si Freddy Aguilar. Yung problema lang dito ay itong si Megan na hindi natin maintindihan na hanggang sa ngayon at napakatagal ng panahon ay hindi pa rin makamove on dito nga sa pagpapakasal o pag-aasawang muli ni Ka Freddy Aguilar. Kaya sana naman gumising na at magbago si Megan Aguilar.